Shooters, ready. Ready. Stand by. 1.8. Shooters, ready. Ready. Stand by. 1.8. Bago tayo mag-start ng training ngayon, sasagutin ko muna ang kanang katanungan. Sir, tanong ko sir. Kung matagal na walang practice, walang putok, sir, paano may balik yung skill set? Very good question. So yung tanong sa akin ni Sergeant Lorejo, paano ma-regain yung skill kung matagal na hindi nagpa-practice? Alam natin, ang marksmanship skill ay perishable skill. Kung matagal ka nang hindi pumuputok, matagal nang hindi nagpa-practice, hindi involved sa mga shooting competitions, ay dahan-dahan nawawala. So parang kung lagyan natin ang graph yan, kung ito yung level ng skill mo, ito yung time. As time goes by, pababa yung iyong skill level. At dahil doon sa katotohanan na yon, hindi pwedeng sasabihin na champion naman ako dati, magaling naman ako dati, pwede na akong sumali kagad sa mga competition or ipagsasabihin na magaling pa rin ako hanggang ngayon. So ipakita ko sa inyo ano ang pamamaraan para ma-regain yung skill. Ang pinaka buod sa lahat, mag-re-practice, mag-retrain. So ngayon, pakita ko sa inyo paano ako mag-retrain sa aking pistol. So una natin gagawin with an unloaded pistol. Draw natin. Nothing to feed. Nothing in the mouth. Click. So we now have a cleared pistol. So ang una natin gagawin ay i-review natin ang ating grip at saka yung sight alignment. Ang grip ang isa sa naka-apekto sa sight alignment. So ang gagawin natin ay kuhanin natin ang tamang stance. Okay? Harapin natin squarely ang ating target. Head position. Okay? Yan. Then, mag-start ang ating drill. Doon tayo sa drawn pistol, 45 degrees. Okay? Kuhanin natin ang perfect grip. 70%, 30%. Yan. Head position. Tapos pagsabing ready, up, makikita natin ang ating sight alignment doon mismo sa pinaka-center sa target. Tapos click. Pag up, kailangan naka-align na. Kung nagbago-bago ang distance ng tatlong post natin, yung front side post at saka yung ating rear side, kapag nagbago-bago yung distance, hindi equal, ibig sabihin, pabago-bago yung ating grip. Kailangan consistent ang the way na hinahawakan natin ating baril. Ito, dito, 70%, dito ang 30%. Ready? Up! Ready? Up! Ready? Up! Up! Ready? Up! Actually, sa marksmanship ay 75% dry practice, kukuhanin mo yung muscle memory. And after noon, saka ka mag-live firing. At saka sa live firing, ang ating tinitraining natin dyan ay ang sarili natin na reaction sa recoil. So kailangan hindi tayo mabigla sa recoil para hindi tayo pipikit. Pangalawa, masanay tayo doon sa muscle climb. Kailangan natin mabilis na ma-adapt yung muscle climb. Nang sa ganyan, pag i-double tap mo, tok-tok, confident ka na magkatabi doon sa target. Magla-live fire na ako. Diagnostic. Tingnan natin kung ako pa rin ba ay accurate at this distance around 10 meters. Maglagay ako ng pagtangtagal alibay. Mas dapat madikit ang aking grip. Gamitan natin ng Grip Z. Yan. Shooters, ready. Ready. 1.4. Shooters, ready. Ready. 1.3. Shooters, ready. Ready. 1.5. Tingnan natin, tama ako doon. Kung tumatama kaya ako doon, baka naman within 1.4, 1.3, 1.5. Pero tingnan natin kung tama, accuracy. Ha? Okay. Medyo parang hitting right. Okay. Pasok ako sa within 1.5, 1.4, 1.3.
Pero andito, gusto ko dito, dito ang tama, dito. Shooters, ready. Ready. 1.4. Shooters, ready. Ready. 1.6. 1.4. Pasok na tayo sa gitna. Pero hindi pa ako satisfied. Ang hinahabol ko diyan, pasok sa V. Dito, pasok na sa na sentro na yan. Kung sa ipsic board, alpha niya, malaki. Pasok yan. Tinan ko yung sniper na to kung tumatama to sa pistol. Shooter, are you ready? Ready. Stand by. Pause. 1.78. Ready. Stand by. 1.87. Stand by. Shooter, unload and show clear. Okay, holster. Ano ang nangyari? First round. Second round. Third round. Yes, Lord. Ano nangyari? Ha? Huh? Anong alibay mo doon? Anong alibay? Kulang. Dapat alam mo yung mali mo para makorek mo. Kulang ako sa practice talaga nitong 9mm, sir. Kasi yung slack ng 9mm, sir, malalim, sir. Hindi ko ng pa, Glock. Ng Glock. Sir, ng Glock. Hindi ko pa masya kapa talaga, sir. Hindi yung kapa? Yes, sir. Anong alibay? Kasalanan ng baril. So, ayan, ha? Ngayon, subukan ko nga yung Glock. Kung maitatama ako ba dito. Ah, Glock na yan. Yung sinasabi niya na mahirap itama daw. Sige, subukan natin. Parating sinasabit kasi tungkol sa Glock, mas mahirap daw kalabitin. Okay? Tingnan natin. Ngayon, ito Glock. Kanina si Zay yung pinuto ko. Tingnan ko kung am I accurate with my Glock pistol? At mamintayin ko ba yung standard na around 1.5 na segundo? May tama ko one round? Shooters, are you ready? Ano sa palagay mo? Kaya ko? Kaya, sir. Ha? Kaya. Sir. Bakit mas believe ka sa akin kaysa sa sarili mo? Kulang talaga ako practice. Okay. 1.3. 1.5. Shooters, are you ready? Ready? 1.3. Charan! Ano masasabi mo? Yun. Kalam ka talaga, sir. Eh kasi believe ka sa akin eh. Kaya sabi ko, dapat may tama ko kasi believe siya sa akin eh. May believe sa akin na tao, dapat bibilib din ako sa sarili ko. Dapat ang una mong gawin, bibilib ka sa sarili mo. Okay? Para maging believe ka sa sarili mo, alamin mo sana ako nagkamali. Okay? So ngayon, huwag mong sabayan yung time ko. Pag up mo, pause mo na, pause. Tung. Tapos, accuracy mo na bago time. Ayos? Yes, sir. Sa pagpatuloy ng ating practice, ang ipakita ko sa inyo yung tinatawag na safe drill number 2. Ito yun, hawak dito. Instead na draw and fire, nakalagay lang, holstered pistol. Ang kamay dito. Okay? Pag sabing up, 1, 2, walang extra movement sa ulo. Dapat smooth. Dapat positive grip dito. Positive grip. Andito na yung kamay nakaabang. Tambay. Up. 1, 2, 3. Okay. Practice. Ready. Tambay. 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 Stand by. Stand by. Stand by. Fires, get ready. Ready. Stand by. Stand by.
time. 1.5. Standby. Time 1.4. 1.4, 1.5 doon lang naglalaro. Kung nakita niyo, ganun din yung time. Okay? 1, 2, 3, tatlo. May tendency ako hitting right ako ah. Ano kayang dahilan nun? Mahigpit yung shooting hand ko. Ganun ang sabihin nun. Okay. Ayos. Ang sunod, lagyan na natin ng draw. Ganito na ngayon. Hands hanging naturally. Yan yan sa competition. Pagsabing up. 1, 2. Okay. Yan ang practice natin ha. Standby. 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 Fighters, ready. Standby. Time. 1.6. Fires, ready. Ready. Stand by. 1.7. Fires, ready. Stand by. 1.5, 1.6, 1.7. Pagal. Pero tingnan natin accuracy kasi. Importante. Accuracy first, bago speed. Huwag ba dalawa dito? Pero ganun pa man, kung sa IPSC board yan, tama yan. Pero kailangan pasok pa rin dito. Puputok ako ngayon ng 5 meters para i-demonstrate yung split. Double tap, tutok. Kung within 0.2 second, may tama ko ba doon? 5-5 ang tama. Shooters, ready. Ready. Stand by. 1.6. Ito yung pag-review. Review. 1.39 ang first shot. 1.6. Mabagal yun. Diba? Split, no? 0.24. 0.24 yung split niya. 4-4. Parang Charlie na yung isa dun. Shooters, ready. Ready. Stand by. 1.8. First shot 1.5, 1.8. Yung mga split oh, 0.3. Pag 0.3 split ko, tama ko sentro. Yan. Two targets, lateral tayo, lateral. 2.0. Stand by. 1.8. Stand by. 2.0. May mga mintis eh. Stand by. 1.6. Stand by. 1.7. 1.6, 1.7 hit. Pangalawang target. Hit. 1.5, pero the place. Stand by. 1.7. Stand by. Hit. 1.6. Stand by. Hit. 1.4. 1 point? 1.45. 1.4. Hit na. Shooters, ready. Ready. Stand by. 3.8. All hit. With post 3.8 seconds. Bagal yun, bagal. Pero accuracy first, bago speed. Shooter, ready. Ready. Stand by. 3.4.
3.4 na lang. Mas mabilis. 3.4 na lang 'yon. Kita? Ganda lang sa shooting. Dapat kampante ka. Confident ka na pag ano, pak, kalabit ka agad. Practicein. 15 meters. Yung maliliit doon. Tong, 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 tong. Tingnan natin kung tatama tayo. Shooter, ready. Ready. Stand by. Tingnan natin. First shot. Kita niyo. The more you practice, the more you become accurate. Masasabi ko lamang, I'm still reviewing the fundamentals of marksmanship dahil sa tagal ko nang nag-bakante sa shooting. And as you can see, in the past 30 minutes, I reviewed myself starting from doon sa safe alignment through field exercise dahil alam ko na pagbubunot ako bigla ngayon, hindi na naka-align yung aking sights. So, bumalik ako doon sa drills on how to align my sights by consistently gripping the pistol in the same manner. So, nung nakuha ko na yon, bago ako nag-draw and fire, bago, single shot muna, then nilagyan ko siya ng pangalawang bala para malaman ko yung split it. Then, nilagyan ko ng distance. Dahan-dahan, lagay ako ng speed. At, kung pinipilit ko na sobrang mabilis yung speed, na sa-sacrifice ang accuracy. And that is because I have not yet regained my muscle memory. I hope you learn a lesson from my experience. You can watch my videos and dun sa mga basics, kapag basics ang pag-usapan, then maybe you can learn something na magagamit ninyo para sa inyong hobby o kaya kung kayo ay makipag-compete. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.